Entry doon. Air bump. Well, my dear friends, nandito tayo kay Honda Venus Marketing dito sa Mercado City, and sa harapan nyo ang kanilang demo bike na Honda XADV 750. Babanggitin natin yung kanyang specs, technology, and this is perhaps the most perfect scooter na mahanap nyo comparing to the T-Max Tech Max, pero may isang kulang eh. But before anything else, you know how it goes. Alrighty! Itong motosiklo na ito, 745cc siya, eksakto. And meron siyang liquid-cooled 4-stroke 8-valve with a single overhead cam, parallel twin. Maganda dito sa motosiklo na ito, competitive 42.7 kilowatts or 57.2 horsepower with a 68.7 Nm of torque. And usually kapag big bike, nandito ang makina, nasa harapan ang kanyang radiator. Upshift! Downshift, pwedeng mag-shift ng gear for you automatically kung nakalimutan mo mag-shift. And ang bigat nitong motosiklo na to, 237 kilograms. Para sa akin, understandable siya kasi meron siyang 13.4 liters gas tank capacity na kaya pumalo ng 28.3 kilometer per liter. 820 millimeter seat height. So I'm 5'6" tall and ganito yung makukuha na. Napaupo na tayo ng 830mm. Tapos ko, okay na okay ko. Abot pa rin naman, tipitaw, upo ka ganito, ganyan, komportable. Malawak yung kanyang handlebar, so okay na okay siya. And alam ko, kung bibili kayo ng adventure scooter or adventure bike, syempre importante sa inyo yung ground clearance, 162mm. It's not that much, pero mukhang mataas talaga siya. Tignan dito, may belly pan naman siya. Ayan. So meron tong multiple riding mode with adjustability katulad ni CB1000R and katulad ng mga big bikes ni Honda na na-vlog ko. And kapag pinindot mo yung mode, and standard rain, gravel, and user mode. Sa user mode, makakosumize mo ata lahat. And sport as well. Ayan. If you turn left or right, ayan yung configuration na makukuha nyo. Odometer, average, and available din ang kanyang date. Trip A with the fuel consumption, trip B with the fuel consumption, wala lang, maganda lang, kinumpleto nila with the fuel indicator, ang kanyang RPM nandito, speed on this part, and may indicate mo kung nakastand siya o hindi. So tinayo na natin, tinanggal natin sa side stand, and when you press drive, oh, magigear talaga siya, and neutral, maririnig nyo. Automatic and manual is available as well. Pwede mong ma-adjust dito. Ayan. It has the positive and the negative cast switch on this part. And reflective naman siya, malakas. And the turn signals available as well on the display. Maganda kinumpleto. This is where you press the fuel cap and the seat on this part. Adjustable po ang kanyang front suspension. And meron din siyang adjustment para sa kanyang mga brake levers. And meron din siyang park brake. Alright. Okay na okay talaga siya. Para makita natin yung high beam niya. Ayun. So nasa baba yung high beam. Tapos sa likod naman, ganito po my dear friends. Brake light tayo sir. And then hazard na lang din natin sir para makita ng mga manonood natin. Ayan yung hazard dito. Pagdating naman sa kanyang looks, this is the Pearl Deep Mud Gray by the way, and para sa akin napaka-perfect niya kasi pangalan pa lang, Deep Mud Gray, o diba? And meron din silang Harvest Beige and Matte Ballistic Black Metallic. And ang kanyang front, menacing my dear friends, ito yung nagustuhan ko sa kanya. LED all the way, so bakit hindi? Isa to sa pinakamahal ni Honda.
And may adjustability din tayo makikita dito. Ma-adjust natin yung kanyang windshield and yung makikita natin sa kanyang cooler. Alright, I love the way it looks. This is the mud gray. Ayos lang. And may mga black piano plastics and matte plastics siyang color combination sa kanyang mga pintura. Katulad na makikita mo sa kanyang front fender, sa kanyang body, ganito yung datingan. The way they position the exhaust as well, beautifully done. Ayos na ayos. Low-key din yung kanyang footprint sa kanyang back rider. Ayos na ayos siya. Although this one, an argument for the owner to discuss with himself or herself kung tatanggalin niya, papalitan niya, kung gugustuhin niya. And para mas lalong makita talaga yung ganda ng kanyang likod. And pulido din ng pagkakagawa sa kanyang grab bar. And ang linis tingnan, hindi siya nakaumbok. So sporty talaga yung datingan ng kanyang puwet, to be quite honest. And kahit saan mo tignan eh. I think you'll be comfortable with this one on a 200 to 300 kilometer ride. Hindi tignan nyo po, hindi po siya yung tipong kakapalan, pero malapad talaga siya and swak na swak yung puwet mo kung isa kang 5'6" or more than that with a 70 to 80 kilograms of weight. I cannot vouch on 80 kilograms higher than that kasi nga hindi naman tayo ganun, di ba? Pati din yung separation niya and the division niya dito, hindi ko alam para saan to. Variation on the materials as well. Medyo sticky siya dito. Dito naman yung tipong ano lang, kapit lang talaga, kumbaga. Ang ganda ng pagkakagawa and harapan niya. Ang laki tingnan. Tapos pagdating dun sa may likuran, medyo may pagka-swift and sharp siya. Nandito naman po ang kanyang seat. Ayan na yung seat compartment. Malaki. Although hindi mo siya yung tipong mabubuksan all the way kasi hanggang dyan lang siya. Titignan nyo po. Nakasupport kasi ito. And that's totally fine for me. Kung babiyahe ka, helmet mo pasok dito. And may indication naman siya. Ayun, kung ilang luggage o ilang kilograms yung pwede mo mailagay dito. Full face helmet will be fine, I think so. Or isang buwang brief. Kasyang-kasya. Kanyang front suspension, 41mm inverted Showa tayo with adjustability like I mentioned a while ago. Makikita mo naman sa kanyang rear shock itong party lang na to. 150mm travel po siya. And lamang din yung kanyang harapan, 153.5mm travel. So okay na okay siya. Ito na-appreciate ko sa kanya is sa kanyang swing arm. Bakit hindi? Maganda ang kanyang itsura. Ang kanyang brakes, 240mm tayo sa likuran. Hydraulic po yan. Single piston caliper. Sa kanyang harapan naman, 296mm double hydraulic disc. Radially mounted po siya with 4 piston caliper. Ang kanyang front tire, 120/70/17 po siya with a Bridgestone battle lock branding. And sa likuran naman, meron tayong 160/60/15 Bridgestone pa rin po and matambok yung kanyang tire sa likuran. So, naitanong natin kay Venus Marketing ang kanyang pricing, 839,000 Philippine pesos po siya. Meron silang banking dito and pwede nyo rin pong utangin siya as in-house kay Venus Marketing itself, my dear friends. So, and pagkaganda-gandang motorsiklo na nakakatakot at saka may racy vibe talaga siya. Idol natin to kasi nga naging idol din natin yung XADV. Hindi nga lang tayo nag-proceed sa bayad kasi nga mas gusto talaga natin yung D-clutch or at least kung scooter man lang, full of tech. So ayan, mag-big bike tayo very very soon to be more honest and transparent to you guys. Alam niyo naman mahilig ako sa mga classic look so sa tingin ko mapupunta tayo sa Revel 1100 because of its technology as well. Pero para kanino itong motorsiklo na to, comfort, pwedeng-pwede siya and isa sa maganda dito sa motor na to, pwedeng-pwede siya kahit kanino, kahit maliit ka, huwag na alam mo siya kung maliit. So ayan my dear friends, and yun ang how it goes. Maligayang Pasko, hindi na alam kung hanggang kailan tayo mag-vlog kasi nga mabibusy na naman tayo sa anak at saka sa mga celebration na mangyayari. Pero I'll keep in touch my dear friends sa mga manonood ko, maraming sila. I see it, daddy. You see it? This is our puzzle. Batman! Not your Batman! The what? The white. It's a big model, Daddy.